hindi ka makakapag register or hindi ka makakapag-download hanggat wala ka pang PCR. Mga Marites, alam niyo ba kung ano yung latest ngayon? Ang latest ngayon kung ano ang mga requirements. Pauwi ng Pilipinas. Yun lang naman, i-check ako sa inyo. So, i-check ako na sa inyo. So, okay guys. Ang unang requirements is one health pass tsaka trace me. Sa airport, dito sa Kuwait, ha, inahanap yung one health pass at tsaka yung trace me. Kahit na QR code lang ipakita mo. So, ganito. Pag na-fill-upan mo na yung one health pass mo na yon, i-download mo doon yung certificate mo ng fully vaccinated ka na. Okay? Tapos doon naman, sa baba, meron din, i-download mo din doon yung PCR mo, yung negative PCR mo. Okay? Hindi ka makakapag-register or hindi ka makakapag-download hanggat wala ka pang PCR. Huwag mo i-download, huwag ka mag-register na wala ka pang PCR. Kasi, ang lalabas doon, sa baba ng QR code mo is orange lang. O, pag negative naman yung PCR mo, mag-start ka na mag-register sa one day before ng flight mo, mag-register ka na sa One Health Pass. Tapos, i-download mo na yung negative PCR mo. Tapos, okay na yun. Registered ka na. Tapos, makikita mo dun sa ilalim ng QR code mo is yung color is orange and violet. Yun. Okay. Tapos, after nun, magme-message sa'yo yung One Health Pass sa email mo. Ibibigay niya yung QR code. Oh, okay na. Na-screenshot mo na yun, di ba? Tapos, pag-uwi mo ng Pilipinas, hanapin din yun. Hanapin, check ng mga Coast Guard, as check din ng OWA coordinator. Titingnan nila ko yung One Health Pass mo is orange. It means, hindi mo na-download yung PCR mo. Kasi pag hindi mo na-download yung PCR mo, baka haba din yung quarantine mo. So, much better na bago ka mag-register ng One Health Pass mo is nag-PCR ka na. Na negative ko sa PCR. Para ang lalabas dun is orange and violet. But it means, ang quarantine mo is baka 3 days lang or 5 days. Ganon. Tapos, at saka meron doon na mag-check. Bago kayo pumunta ng immigration, i-check nila yung One Health Pass mo, tatanungin ko anong pangalan mo, ititik-tik-tik nila doon. Tapos, may bibigay silang parang code din siya ng One Health Pass na 5 days lang daw yung quarantine mo. Papakita ko din mamaya sa screen. After nun, edi okay na. Punta na kayo ng immigration. Kukunin niyo ang mga bagahin niyo. Tapos pipila ulit kayo doon sa OWA. Bago kayo lumabas sa exit, may ano doon, may opisina na maliit ng OWA. Tapos pipila kayo doon, bibigyan kayo ng papel. Itong papel. Tapos, ang gagawin is, may mabas na naghihintay sa labas. Kasi, yun ang sasakyan nyo, dadalhin kayo kung saan hotel. Okay, guys? So, dadalhin na kayo sa hotel, lahat. Lahat ng sakay ng aeroplano na yon. Depende, di ko lang alam, pero parang lahat naman yata kami dito, isang hotel lang din. Tapos, bago kayo bumaba sa bus, syempre, yung OWA coordinator doon na na-assign doon sa hotel, mag-explain pa kung ano ganitong gawin, yung ano mga bawal, ganun-ganun, mga information. Tapos, ito pa. Sa mga uwi ng papuntang probinsya, na katulad ng Mindanao, Visayas, libre po yung ticket, ha? OWA po ang OWA na mag-aasikaso. Kasi sa amin is yung 5 days quarantine kami. Sa 5 days namin is mag-PCR kami. Pag negative po yung result, ang gagawin is papayagan na kami lumabas. Pwede na kaming lumabas, sabi ni Kim Chu. Tapos, dadalhin kami doon sa Terminal 2 kasi uwi kami ng Visayas. Sila na magbubuk ng ticket namin. Okay? Sila na magbubuk ng ticket namin. Tapos, after nyan, continue yung home quarantine for 7 days or 14 days. Depende po sa municipality ninyo. Yun ha. Yun lang. Tapos nun, mga kachismosa, mga Martes.
edi yung mga taga Visayas, Mindanao, libre na yung ticket, di ba? Kasi ako, syempre, kasi ako dati, bago ako umuwi, nag-book ko ng ticket kasi sabi nila, wala na daw quarantine. Basta fully vaccinated ka tsaka negative PCR, wala na daw quarantine. Kaya ako, agad-agad ako nag-book ng ticket kasi sabi nila daw libre. Yun pala, libre pa. Hindi nag-cancel ako ng ticket ko. So, after nun, guys, marirefund naman daw siya. Yun ang sabi. Yun na tayo. So, okay guys, dito na tayo sa mga taga Luzon. Taga, mga magdadala doon sa inyo sa ano, kanya-kanyang terminal. Dadaling kayo doon sa terminal kung saan nandoon yung mga bus na papunta sa mga lugar ninyo. Tapos, siguro yung may mga yung municipality niyo may mga susundo rin sa inyo or may, maybe meron kayong mga private na sasakyan, pwede nila kayong sunduin. Okay? Tapos continue na yung home quarantine. Yun lang. Ano pa ba? Parang wala naman na. Oo, parang wala na rin naman. Kasi nga, kaya naging 5 days ang quarantine. Kasi nga, may bago tayong variant ng COVID, si Omicron. So, syempre, parang din naman sa atin yun. So, kailangan natin mag-quarantine. Okay, guys? So, ayan lang naman ang chika mga Martes. Wala naman kahirap-hirap umuwi ng Pilipinas. Basta, syempre, kailangan pa rin natin mag-ingat, sumunod sa mga procedure. Huwag na po tayong magreklamo, okay? Kasi parang din naman sa atin. Kaso lang ito lang ang problema kasi ang mahal-mahal ng ticket. So, okay mga Marites, yun lang naman ang chika ko sa inyo. Ano, basta ilalagay ko sa screen ko kung ano itsura nung sinasabi ko kanina sa One Health Pass na yun na mga violet tsaka orange. Ha, ipapakita ko na lang sa inyo. So, okay guys, at ako'y magpapahinga na. First day ko ngayon. First day ng quarantine ko. So, bawal daw munang lumabas, sabi ni Kim Chu. Okay mga Marites, see you, see you, see you. Bye!